Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan, as mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe na po and click na rin po ang notification bell para po ma-notify kayo sa bago po pong mga videos. Ayan. For today's video po, ang pag-uusapan natin po is about antihistamine, which is Claritin. Ayan. Di ba po, kapag po mga brand dito sa Pinas, ayan, mabilis pong malaman. Pero kapag po brand ng ibang bansa, hindi po natin kabisado yung usually. Kasi yung iba po, may iba pong spelling ang nilalagay doon sa pinakang box ng medicine. Hindi po palaging parehas yung spelling. Kung halimbawa, yung sa Amerika, ayan, hindi po pwedeng ang spelling po ng Claritin is always Claritin mismo. Same lang sa Pilipinas. Ayan. Kapag ganun po, kailangan po meron tayong konting kaalaman po. Gaya po, kasi bakit kailangan ng ganun? Napahiya kasi ako sa isang customer. And, kwento ko na sa inyo kung ano yung kukwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. Ayan, ginawan ko na rin ng video. Ayan. Akala ko fake yung pinakita pong packaging ng Claritin sa akin ng customer. Nung pagkabigay po sa akin, sinabi ko agad na fake yan, saan mo binili yan? And ano pong pangalan ng pharmacy na binilahan mo? Yung customer, kunwaring, parang hindi ko alam na, hindi ko sure. Parang siyang kunwaring hindi niya alam, parang sinusubok niya lang yung tindera. And that time, ako yung kaharap niya. And pangit pala sa pakiramdam namin, ganun. Na porque iba lang yung spelling at the same time iba yung packaging, napagkamalan kong fake yung gamot na pinresent sa akin ng customer. Yan, alamin natin yung original. Ayan po, sa Pilipinas ito pong mas pinakauna, loratidine at Claritin antihistamine. Ayan po yung packaging. Pangalawa po ito, Claritin TYN, yung pinaang nasa uli. Sa Philippines, TIN. Yan, dun sa ibang bansa po, Claritin, usually Malaysia po, ha, yung ganyan, Malaysia. Yan, Clarithine. Sa ibang bansa din po yan, Clarithine. Correct pa din po yan, ha. Ang time, nung time na nag-present sa akin yung customer ng packaging, ang nabasa ko po is Claritin. Yung TYN. So, kung sabi ko po agad, fake po yan, saan po kayo nakabili niyan? Siyempre, kasi ang alam ko talaga, TIN. Siyempre, ayaw ko namang mapagkamala na fake din yung binibenta namin. Kaya, nasabi ko, fake yung daladala mong packaging. Saan mo po binili yan? Dapat nare-reklamo mo yung pharmacy na binilihan mo. Ayan, pagkakamali ko dun, dapat hindi ako nagsabi ng ganun. Since hindi naman ako oriented sa ibang packaging ng ibang Claritin ng ibang bansa. Ayan, and then, parang napahiya ako dun sa customer. Kasi parang sinusubok niya lang ako. So, ano po na kung ano iniisip niya, hindi pala galing yung nurse doon. Kama lang pay kayo, doon akong gamot. Parang ganun. Yan, so yung all packaging po Claritin, ayan, may inaman sa dulo. Claritin. Sa ibang bansa po yan, ha, old packaging po ng ibang bansa. Hindi ko na po kasi nakuha yung old packaging ng Claritin sa Pinas. Ayan. Ayan, since ako po ay naka-encounter ng ganong customer, syempre, kinausap ko yung page ng Claritin Philippines. Ayan. Hindi ako familiar dun sa ganong Claritin na iba yung spelling TYN at yung may E sa huli. Ayan. So, sinabi ko sa kanila kung ano yung
spelling nung nakasulat mismo dun sa packaging na encounter ko kasi parang napahiya nga ako. Yan, and nalaman ko na ganun pala sa Singapore, sa Malaysia, Clarithin and Clarithine yung trademarks ng buyer for loratidine 10 mg. And naliwanagan ako. And doon pa lang nalaman ko na ano talaga, mali ako sa ginawa ko. Kasi nag-assume agad ako na fake yung binigay or ipinresent ang customer sa akin. And then mali din yung side ko na nagsabi agad ako na fake po yan, saan mo binili, dapat nire-reklamo mo yung pharmacy na binilhan mo. Hindi naman sinabi sa akin nung customer na may possibility na yung customer na nagdala sa akin is yung packaging na dala niya is galing from other country. It's either na yung relative niya or may nagbigay sa kanya ng gamot na Claritin which is galing sa ibang bansa, maaring yung nagbigay sa kanya galing ibang bansa, ganun. Sana sinabi sa akin namang part, sana sinabi man lang or nag-react yung customer ko na ay hindi po to fake kasi ano, galing pong ibang bansa to. Hindi man lang siya nagkaroon sa akin para talagang, alam niyo yung sinusubok talaga ako. Kasi, aba maray ko nga naman. Sorry kasi guys, brand lang naman talaga dito sa Philippines yung kinakabis ako. Hindi ako masyadong nag-ano pag yung brand ng ibang bansa. Kasi, yung brand natin yung common na nandito sa atin at bihira lang naman yung ano eh. Magkaroon man ng ibang brand, familiar pa din sa akin kasi kukunti yung nai-encounter kong medicine na from other country. Ayan. Kasi usually, pag mga bansang Indonesia, China, India, ayan, di ba yung product ng Indonesia, yung Imo, and then yung India, at China, usually mga generic yan. And then yung sa Germany na mga gamot, kinoconsider nila na branded and Mercury lang yung nagbibenta. Ayan. So, pag mga brand na mga galing from Germany, usually hindi kami makakuha. Even though, in-order namin yan sa Dyna, they couldn't provide item or medicine that are came from Germany. Usually, ang nakukuha lang namin na mga item or mga gamot na galing ibang country na from China and from India is yung sa bangbang. Ayan, madaming ganyan na gamot. And yung mga gantong Clarithine na yan, hindi talaga po ako familiar. Kaya nagulat po ako na, at ganun ang nag-reaction ko. Kasi nga, first time ko makakita na ganun. Mali yung spelling, clarifying, yan. For me, it's a natural reaction po na sabihin po na, saan niyo po yung binili? Fake po yan. For me, it's a natural reaction kasi iba yung spelling. But, maling-mali pa din ako kasi sinabi kong fake agad. Hindi mo na ako nag-search sa Google para malaman ko kung fake talaga or hindi kasi na-curious nga ako. Nung nalaman ko lang na maling-mali talaga ako kasi nga, after umalis ng customer, sinearch ko, dun ko palang sinearch. And then, siguro lumipas ang ilang linggo, hindi talaga ako mapakali. Minessage ko na lang yung Claritin Philippines kasi nga, guys, napakadaming fake na medicine ngayon. Madaming namimeke. Sobra. Dahil madami din pong company na nagbibigay ng product and price list sa amin. Siguro nasa 5. And they are not giving enough proof na legit supplier sila ng medicine or legit distributor po ng medicine. Kaya, kahit na nagbigay sila ng product with price list po sa amin, hindi po agad namin inoorderan. Usually po, mga product na kinukuha namin is
Ang distributor po is same ng mercury. Distributor po ng mercury din yung kinukuha na namin. Why? Sobrang dami po nang namimiki. It's so hard to tell or to identify some of fake medicine. Kaya, doon na lang po kami sa literal na legit supplier or distributor po ng medicine. Ayan, guys. Kung meron po din kayong doubt sa mga gamot na binibili nyo, meron po kasi kaming mga reseller dito sa butika. Ayan, siguro nasa 8 reseller po kami dito sa butika. And every Christmas and New Year, we are giving giveaways for them. Kasi napakasipag nila pong mag-resell ng gamot. And ang masama lang po, napakadami pong nag-aalok ng gamot sa kanila. Talagang murang-mura. And they are telling na yung iba ha, nakakuha sila ng worth 100,000 pesos. And yung medicine na binigay sa kanila is fake. They are asking me to give or to show sign or ano ba yung dapat nilang tingnan para malaman nila kung fake ba yung isang gamot. Sabi ko, madami po kayong pwedeng makitang image po sa isang packaging kung fake ba or hindi. Search nyo na lang po sa Google kasi nag-release po yung ibang company, yung mga distributor po ng mga ganon, yung mga tinitingnan para malaman kung fake or original yung gamot. Ayan. So, dito po sa pagkakamali kong ito, ang point ko lang po dito is, mas maganda siguro na maging familiar tayo mga pharmacy assistant, nurse, and pharmacist sa mga brand ng ibang country. Hindi lang po dito sa Pinas. Kasi once po na meron po nagtitest sa inyong mga customer, hindi nyo pala alam na tunay pala yun at hindi naman fake, mapapahiya kayo kung gaya na nangyari sa akin. Kasi parang tinest lang po niya talaga ako eh. Parang inaalam niya na kung marunong ba talaga yung nurse na nandito sa botika. Ayan. Since hindi naman po ako pharmacist and I am not focusing to all medicine naman po, hindi talaga ako masyadong familiar sa lahat ng ano. Pero since matagal na po ako nag-work dito sa botika, nakakababa at nakakahiya na ganun yung ginawa ng customer sa'yo. Parang tinest ka. Hindi naman siya nagsalita kung galing ibang bansa or hindi man lang siya nagsalita ng ganun, para talagang sinusubok niya lang ako. Ayun, ang pangit sa side ko, nakapagsalita agad ako, nakapagbitaw agad ako ng something na bad. For me, bad kasi yun ay sinabi ko na fake na agad, tapos dapat kinusuhan or inireklamo yung pharmacy. Siyempre, pangit yung ganun po kasi ano kung dito gawa ng ibang tao na ganun, nareklamo kami. Eh di, masama yung balik sa amin, di ba? Yun lang naman, yun yung reason ko kung bakit i-share ko tong video na to for all the pharmacy assistant, nurse, and pharmacist na nasa butika. Better na maging familiar din po sa mga brand na ng mga gamot sa ibang bansa. Ayan. Ano ba yung mga na-realize ko? Diba? Yun nga, kailangan maging familiar sa mga brand na nasa ibang bansa din. And avoid mo naman yung mag-assume ka. Mga pharmacy assistant, nurse, and pharmacist, avoid nyo yung mag-assume agad. And always be humble sa mga customer. At laging hindi yung pagalit, ganyan. Doon kasi nung nasa convo namin, parang nagalit ako that time. Kasi bakit binigyan ng peke? Sabi ko ha. Bakit binigyan ka ng linya ko pa ganito? Bakit binigyan ka ng peke ng butika na yun? Kuya, sabi ko pang ganito. Kuya, kahit i-search mo yan, walang spelling na ganyan. Grabe, ang taas pa ng level na pagka confidence ko. Kasi sinabi ko talaga, kahit i-search mo yan sa Google, wala niyan. Ayan. Mas maganda pa rin na yung mga nurse
pharmacy assistant, pharmacist. Mas maganda pa rin yan. They could provide their services na with quality. So, for me, being familiarized or being familiar sa mga brand ng ibang bansa, sa mga brand ng gamot ng ibang bansa, mas magiging maganda yung quality ng service mo sa mga customer. Ayan. Yan. Thanks po for watching kahit napaka-nonsense po ng topic ko today. Ayan. For me, napaka-nonsense. Pero siguro may natutunan pa din kayo. Ayan. Yung mga nurse and pharmacy assistant po sa butikas. Butika, kailangan niyo po yung maging familiar talaga. And wag po agad mag-assume. For me, yung nangyaring to sa akin, parang realize ko na talagang kahit anong tagal mo sa isang profession or isang trabaho, may time talaga na marirealize mo na hindi talaga sapat yung experience mo or yung tagal ng experience mo sa isang butika. Hindi worth, hindi pa sapat. I mean, for me, dapat continuous yung learning, yung pag-aaral, yung pag-aalam mo sa mga bagay-bagay. Hindi ka dapat mag-settle sa isang, I mean, hindi ka kailangan mag-settle. Halimbawa, alam mo na lahat. Ganyan. Ano na yung mga gamot na ganyan-ganyan. Pero huwag mong isipin palagi na alam mo na at hindi mo na kailangan mag-aral pa. For me, I realize na kailangan mo na always. Kahit na hindi araw-araw yan, pero sana every other day or ano, yung per week, kailangan may nalalaman ka. Hindi man trending sa Pinas, trending sa Pilipinas, hindi man trending sa ibang bansa, pero sana nagbabasa ka ng mga journal palagi, nagbabasa ng about sa medicine, ganyan. Sana ganun tayong nurse assistant or pharmacy assistant, pharmacist. Sana ganun tayo. Kung ano mang profession na meron kayo, sana ganun. Kasi na-realize ko na life is continuous learning. It's about continuous learning. Thanks po and God bless everyone.